Nanganganib na matanggalan ang prangkisa ang apat na bus company sa Metro Manila matapos makumpirma ng News 5 na ilang tsuper at konduktor nito ay lulong pala sa Cebu habang nagmamaneho at binabaybay ang EDSA. Ang pat session nila sa pool sa aming kamera. Narito po ang aming eksklusibong report. Madalas nasangkot sa mga aksidente sa lansangan ng ilang pasaway na bus driver. Sumbong sa amin ang isang aset, talamak daw ang gamitan ng droga ng mga tsuper at konduktor ng mga bus sa Metro Manila. Halos lahat ng driver na nakasama ko doon ay gumagamit. Ilan lang hindi gumagamit. Bit-bit ang aming surveillance camera, napasok namin ang kuta ng mga durugistang tsuper at konduktor sa isang garahe sa Malanday, Valenzuela. Ilang beses naming natsyempuan ang pat session ng mga tsuper at konduktor sa loob mismo ng bus bago sila pumasada sa lansangan. Inginuso rin ang asset at tatlong kilabot na pusher sa loob ng terminal. Kinilala niya ang leader ng grupo na isang alias Inday at mga tauhan ito na sina alias Jeffrey at alias Toto. Doon na rin kami bumibili sa loob ng bus, doon na rin kami gumagamit. Ang mga durugistang tsuper at konduktor naka-uniforme ng Star Bus Liner, Malanday Gold Line Bus, Malanday Metrolink at MacArthur's Express. Inilapit namin sa Aid SOT sa Kamkrami ang kaso. Nang sumalakay ang mga otoridad, naglahong parang bula ang mga pusher at mga adik na tsuper. Posible raw maraming spotter ang sindikato sa lugar. Inilapit na lang namin ang problema sa LTFRB at ipinapanood sa kanila ang aming kuha sa surveillance camera. Aminado naman ang ahensya, matagal na nilang naririnig ang problema. Kaya nagiging reckless minsan dahil walang takot, wala na halos sa kanilang senses dahil sa drogang tinitake nila. Pero dahil kilala na nila ang mga mukha ng mga drugistang super, ipapakansila nila ang mga lisensya ng mga ito sa LTO. Na po sinunod ng LTO yung rekomendasyon na kansilahin yung lisensya nila, hindi na po sila makakapag-drive. Pati mga operator, posible ring managot. Ito po, pag alam ito ng operator, halimbawa, pwede namin kansilahin yung kanilang prangkisa. Pinuntahan namin ang mga tanggapan ng apat na bus, pero kahit isa sa kanila, walang gusto humarap sa amin. Sir, wala po talaga yung mayari, sir. Yung hindi rin po yung pumasok kasi hindi rin sila, hindi nila alam kasi, sir, yung ano. Erwin Tulfo, News 5.